Hello guys, good morning. So I hope napanood niyo yung last video ko, yung 4 stages na pinagdadaanan ng mga nagsha-shopping online or namimili ng mga customer, kung ano yung 4 stages na pinagdadaanan nila. Actually, makakatulong yon sa pagbibuild nyo ng let's say ng inyong pwedeng pagkakitaan online. So ayan. So yun yung topic na gagawin natin ngayon. So I hope napanood niyo, and okay, for another bonus, meron akong ibibigay na ebook sa inyo na siya rin ginamit ko, at least to make a successful sales online and offline as well. So effective po yon, online offline, so pwede mong gamitin yon. So please click the link below, and magdidirect ito sa isang download page, at pwede nyo siyang i-download, at pwede nyo na rin tong pag-aralan para at least maging lalong effective yung pagmamarket nyo offline and online. So ayun. Okay, so yung mga target viewer natin dito, of course, is yung mga nanay na focus sila sa mga kids nila at gustong kumita online. Of course, kasama na rin dito yung mga students, OFWs, basta lahat ng gustong kumita at paano kumita. Welcome po kayo dito sa video na to, para po sa inyo ito. Okay, so ayun, unang-una is paano nga ba gumawa ng pwedeng maging business online or offline. Ano nga ba yung unang-una na kumbaga hinahanap ng tao at nagkakaroon sila ng interest? Okay, so bigyan ko po kayo ng example. Lahat naman tayo, sigurado ako, meron tayong mga Facebook, no? Mga Facebook accounts. So madalas anong ginagawa natin sa Facebook? Nagpo-post po tayo ng, let's say, ng mga experiences natin, mga picture natin, or mga activities natin with friends. At merely posting those, nakakagain po kayo ng maraming likes, maraming heart, maraming care, and maraming comment. So, that is the key. Ang key po is, kumbaga, kaya nyo nakuha yung attention nila is, meron kayong ginawa na natuwa sila, or baga, na-entertain sila, or na-solve mo yung problem nila. So, yun po yung mga key na interest kung bakit ang tao ay nagkakagusto sa mga bagay na ginagawa natin. It's either napasaya mo sila, or may nasolve ka na problem nila, or may bagay kang nagawa na nakatulong sa kanila. So ito yung mga bagay na pwede mong ikutan para gumawa ng idea kung papaano ka kumita. So yun po yung key kung papaano kumuha ng interest ng isang audience. Okay, so ang ibig sabihin po nito, pag nakaka-create tayo ng value sa mga tao, ay gustong-gusto po nila ito, tinatangkilik po nila ito. So, you as a, kumbaga, an online entrepreneur, gustong magbenta or mag-promote ng product, online or offline, is to create an interest and in-nurture mo. Kumbaga, palakasin mo yung interest na yun, bigyan mo ng emphasis kung anong nagagawa nung bagay na ginagawa mo. For example, is like ako sa experience ko, nagkaroon ako ng kumbaga ng na thyroid surgery ako, total surgery. So ang naging epekto sa akin ng pagkakaalis ko ng thyroid is that kumbaga nagkakaroon kayo ng mahirap na pagbabawas o constipation kanila. So more likely ang ginagawa ko ngayon is kumbaga nag-research ako ng mga product na organic na pwede kong makain para at least makatulong sa aking digestion at mapadali yung, let's say, yung pagbabawas. So from there, syempre maghahanap ko ng mga products na ganun. And like you, kung let's say you have undergone the same experience, and for sure naniniwala ako na ang na-experience ko na pagkaka-surgery ng thyroid ay marami pong na-surgery na dito, at maybe they're going the same experience na dinadaanan ko. So, making a solution for those experiences na, let's say, mahirap magbawas, ay malaking value para dun sa mga tao na naka-experience ng kapareho na na-experience ko. Okay, so for every experience that we have undergone, and we have created a solution for that, at marami kang natulungan, from there, nabibuild mo na yung audience, and you will keep on continuing what you're doing, giving them information, para lalo silang kumbaga ma-attach or ma-attract doon sa bagay na ginagawa mo. And from there, let's say you make an ebook of different tropical fruits
you mix them at na-solve yung, kumbaga, yung problem mo sa constipation. From there, pwede kang kumita kasi pwede mong ibenta to ng let's say from $1 to $3 and you'll be earning an extra revenue para sa'yo na maaring makatulong. Because from those small amount, pag naipon ito, ay lalaki. So yun yung way natin kung paano natin ibinibuild yung audience natin. And of course, pag binild natin ang audience natin, at least ang pinaka the best para mabuild natin to is to ask them to make some action, like i-comment po ninyo yung inyong inyong email dito sa aking Facebook video comments. Ilagay niyo po dyan yung inyong email at i-email ko sa inyo kung papaano ko ginawa tong tropical fruit na to at na-solve po yung problema ko. So, because that's the number one thing to make a successful business is to build a list of customer na pwede mong i-follow up palagi kung may product kang panibago na gustong ibahagi sa kanila. So, yun yun. Yun yung pinakasikreto kung paano maging successful sa isang online venture. Okay guys, so I hope nakapagbigay ako ng kaunting tips sa inyo kung paano mag-build ng inyong audience at mag-build ng list sa online na pamamaraan. So maraming salamat po. Asahan nyo na marami pa tayong gagawin mga videos na pwede pong makatulong sa inyo sa pagkikreate ng inyong online businesses or online or offline businesses. So maraming salamat po. God bless us all.